So, okay. So, next topic, go ahead, Sides. Okay, so next. Ito kasi kinuha ko to, ano, parang kinusto ko topic to kasi medyo kapanahonan namin. So, anybody familiar with Duke Nukem? Wala? Medyo familiar. Medyo. Si Zero, hindi ko natatandokit kasi naku alam niya yan. Alam ko lang parang, ano ba, action siya. Really, ano, parang nag-inspired ba yung mga action actors, yung mga characters, yun, di ba? Parang gano'n. It's basically one of the parang, ang tawag dito, parang big titles sa FPS in the 90s. Tapos yung claim to fame niya, it's very, sabihin natin adult-oriented. It's porn! Mm. No, the joke lang. No, it's not, it's not porn. Medyo ano, risky. Risky yung mga, ano niya, yung mga ginagawa niya. So, na-announce kasi recently that Duke Nukem will be receiving a live-action adaptation. Care of yung gumawa ng Cobra Kai. So, familiar ba sa Cobra Kai? Si Seron, pilkikwentuhan namin yun kanina yung Cobra Kai. Ako gusto ko siya. Ginagustuhan ko yung Cobra Kai, sa totoo lang. Maganda siya. Yep. So, see? I told you. Oo, maganda naman talaga yung mga reviews. Ako kasi di ko pa siya talaga napapanood. Pero knowing yung ano, yung quality ng ginawa nilang adaptation, ay yung parang continuation ng kwento ng Karate Kid. It's looking good for Duke Nukem. Pero for now wala pang casting na napapabalita or nagiging rumor. So who do you think? Hindi si The Rock? Actually, yun ang iniisip ko eh. Either si The Rock, si John Cena o si Batista. Yung tatlo lang na iniisip ko eh. Kasi ano yan eh, dapat ano talaga siya, the pinnacle of American action hero ang ano niya lagi. So normally ganun yung ano, depiction kay ano eh, kay Duke Nukem eh. Hindi na pwede si The Rock, daalala ko lang. Kasi si The Rock siya yung sa Doom na movie. Ay, oo, andun nga pala siya. Yeah. Eh si Doom, contemporary ni Duke Nukem yan eh. Oo, so pareho lang sila. So baka yun. Si hindi rin pwede si Batista kasi si Batista pa ano siya eh, Gears of War siya. Ay, meron siya. Oh, Gears of War. Oh, nga pala. Oh. So si John Cena lang talaga. Si John Cena na lang. Manonood ka na movie na walang main ano, you can't see the main character. And then if napanood mo yung Peacemaker, exactly na bagay siya, bagay si John Cena si John Cena. Actually, oo nga no. Oh yeah. Oo. Tapos, yun, so ganoon naman siya. Pero what are you expecting from the movie? So, again, it's going to be very, very adult-oriented. Tsaka medyo, with the time, yung time kasi nung 90s, medyo the term PC or politically correct is hindi talaga, hindi prevalent. So, yung mga jokes is very, ano, yun, mga ganong jokes yung mga lumalabas. So, what do you think? Mag-ano ba siya sa... with our current environment? Siguro naman. Kasi lalo na matured naman somewhat na yung mga tao. So, kung mga ganong klaseng bagay lang. Actually, tignan mo nga, kahit hindi man movie, ano na yung mga nakikita mo, TikTok lang, di ba? So, I don't think... Hindi, real talk lang, di ba? Anong pinaparoon dyan sa TikTok? Anong mga nakikita mo sa TikTok? Hindi, kinikwento lang sa akin. Hindi ako masyadong palo. Okay. Okay. Ganun din kayo yung mag-usap doon. Ano yung kinento mo? Oh, kinento lang sa akin. No? Ano? Pero seryoso nga yun. Parang ngayon kasi open-minded na yung mga tao. So, I don't think na hindi na siya ganun kasama sa ano. Kasi yung naka-ultimong sa mga series, hindi naman na nasa-sensor yung mga bagay-bagay na ko. Kahit naman violence nga actually, hindi na din. So, kung gumawa ng Cobra Kai yan, sa tingin ko maganda siya. Pero I don't know. It's just my opinion. Kasi yung Cobra Kai, nagandahan ako eh. Yeah. Looking forward to that movie. Feeling ko rin kasi pag yung Cobra Kai, baka gawin nilang comedy takes yung pagka-vulgar ni ano eh, ng main character ng Duke Nukem. So I think ganun yung approach. Yun yung pinaka-safe approach na gagawin nila. Hindi nila pwedeng gawin na horror to or na ano. Parang serious they will play into the character na magiging. Parang siya serious siya. Pero yung out of place siya. Ganun ang gagawin nila. Siya yung... Okay. In the rest no ano, parang pinapoint out ng mga other characters malamang is parang what you're saying is cancelable or something like that. Actually, pero, ayun. I'm still actually, looking forward to it. Yeah. Kasi same, tayo same. Yung audience nito eh. Puro audience yung, di ba? Tayo nanood nito, no? Ito yung naglaro ng mga games na to. Tayo rin yung audience na matatanda na. Matatanda na, yes. Grabe naman sa matatanda na.
Okay, so, really, yeah. yung graphics yeah. nito, 'di ba? Is sobrang ano, hindi to yung hindi siya 3D. Mm-hmm. I mean, talaga, 3D siya pero hindi siya mukhang 3D. Oh, old school mm-hmm. talaga, old school. Mm-hmm. Yeah, so yeah, that's it for Duke Nukem. Yeah, so that's all the topics we have today. If you have topics suggestion, feel free to leave the comments sa aming YouTube videos. Binabasa ko 'yon every day. So if you'd like to support us, you can follow, like, comment, subscribe depending on which platforms. Again, to join yung discussion again, available kami next week, Friday or Saturday sa PinoyGamer Discord. So yung mga ano dyan, is pwede kayo mag-join. You can like this conversation with we have with Aidatang. So shoutout ko na. For our first shoutout today is we have Aidatang. Thank you for joining us. Thank you. Mm. And then, if you'd like to have a guest or if meron kayong guest suggestion or gusto nyo maging guest, we can arrange that. And then, I would like to introduce again yung mga host na who joined the conversation today. Cheryl, go ahead. Yeah, again, hi, I'm Pearly Chell. So, I'm a streamer on Facebook. So, please do check my socials. Just search Pearly Chell. Yun lang. Please do support our Pinoy Gamer. Thank you so much, guys. Okay. Bago ka mag-introduce side, shoutout din kay Shin, Ked, Shinsen Kuro TV. Shinsen Kuro TV pala. Again, from Kuro, Twitch. I forgot. Shinsen Sorry Kuro about TV. That. Yeah. Yeah. Sorry about that. And then, yeah, introduce yourself, Sides. Hi, guys. Sides, 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. And finally, me. Ako nga pala si Zero. Ako yung OGT at curator ng mga topics. So, again, thanks for tuning in. See you again next week. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye. Thank you.